Ang pag-ibig daw ay parang kalapate. Pakawalan mo man ang paulit-ulit ay babalik pa rin ito sa iyo. Ngunit may mga tao na kapag pinakawalan mo na ay hinding-hindi na babalik dahil sa nakahanap na sila ng panibagong pagmamahal sa kanila. At kung minsan sadyang mapagbiro ang tadhana, paano kung ang taong bagong minamahal ng taong pinakawalan mo ay malapit din sa iyong puso? Dear Papa Dudut, kagaya ng madalas kong marinig sa iyong programa ay tunay ngang palaging nasa huli ang pagsisisi. Isa lamang ako sa mga napakaraming listeners mo at hindi ko naisip noon na isa na rin po ako sa magiging letter sender mo. Gusto ko lamang kasing ilabas itong pinagdadaanan ko at baka kahit papaano ay gumaan ang aking pakiramdam. Itago mo na lamang ako sa pangalan na Franc. 34 years old na ako sa kasalukuyan at single. Ang aking ikakwento ay tungkol sa isang sitwasyon na aking napasukan at sa ngayon ay patuloy ko pa rin pong iniiwasan na balikan. Magsisimula ako sa kung paano ko nakilala si Carol. Nag-aasikaso ako noon para makaalis ako ng bansa. Gusto ko kasing magtrabaho sa Dubai dahil sa paniniwala ko ay makakaipon ako kapag sa ibang bansa ako nagtrabaho. Hindi naman sa mahirap ang pamilya namin at hindi rin mayaman pero gusto ko kasi talaga na maging independent. 24 years old pa lamang ako noon at ang plano ko ay makapagpagawa ng sarili kong bahay at magkaroon ng isang business na siyang magpapayaman sa akin. Tatlo kaming magkakapatid na puro lalaki at ako ang bunso, Papa Dudut. Ang tatay na lang namin ang kasama namin sa bahay. Bata pa ako nang namatay ang nanay namin. Hindi na nagkaroon pa ng interes na mag-asawa ulit si Papa at tinutukan na lamang niya kaming tatlong magkakapatid. Mataas talaga ang pangarap ko, Papa Dudut. Kaya ang tingin sa akin ng iba ay mayabang at mahangin. Pero para sa akin ay hindi pagiging mayabang ang pagkakaroon ng pangarap para sa sarili mo. Wala namang masama kung gusto kong umangat kahit papaano sa buhay. Balik na tayo sa kung paano ko nakilala si Carol. Nakasabay ko siya noon sa pag-a-apply sa papunta ng Dubai. Magkasunod kami sa pila kaya kaming dalawa ang nagkausap. Ang totoo ay nagandahan ako sa kanya noong unang beses ko siyang nakita, Papa Dudut. Para kasi siyang mahiyain at nakadagdag yon ng apil niya para sa akin. Nauna ako natapos kay Carol pero hinintay ko siya sa labas. Nang makalabas na siya ay nagulat siya kasi nandun pa ako at hinihintay siya. Inaya ko siyang kumain sa malapit na fast food restaurant at sobrang saya ko kasi pumayag siya. Sinabi ko na inilibre ko siya kasi ako ang nag-aya. Habang kumakain kami ay doon namin mas nakilala ang isa't isa, Papa Dudut. Galing pala si Carol sa probinsya at nakipagsapalaran siya na makaalis papunta sa Dubai upang makatulong sa kanyang pamilya. Mas lalo akong humanga kay Carol kasi kahit sinabi niyang kapos sila sa pera ay pinilit niya pa rin na makapag-apply paalis ng bansa. Ang sabi pa niya ay suntok sa buwan ang ginagawa niya. Nagkapalit lang kami ng number ni Carol at nang makauwi ako ay agad ko siyang tinawagan, Papa Dudut. Ewan ko ba pero namiss ko na kaagad siya at gusto ko nang marinig ang boses niya. Ang napag-usapan namin ay tungkol sa pag-a-apply hanggang sa napunta sa personal na buhay. Parehas kaming single ng time na yon kaya sinabi ko sa aking sarili na kapag nagkaroon ako ng lakas ng loob ay liligawan ko si Carol. Muli kaming nagkita ni Carol at personal kong sinabi sa kanya na gusto ko siyang ligawan. Hindi naging matagal ang panliligaw ko sa kanya, siguro isang buwan lamang ako nanligaw at sinagot na kaagad si Carol. Inamin niya sa akin na may gusto na siya sa akin noong magkasabay kami sa pila. Kaya sobrang saya niya nang manligaw ako sa kanya, Papa Dudut. Naging maayos naman ang pag-aasikaso ko sa pag-alis, Papa Dudut.
Pero kabaligtaran noon ang nangyari kay Carol dahil kinapos na siya sa pera na kailangan niyang gamitin para makaalis. Kung meron lang sana ako ng time na yon, ay baka pinahiram ko na siya. Pero wala rin akong pera noon. Napilitang umuwi si Carol sa probinsya nila para doon na magtrabaho. 2 buwan pa lamang kami noon nang maging LDR na kami. Pero mas pinili pa rin namin ang ipagpatuloy ang aming relasyon. Ang sabi kasi namin ni Carol ay hindi magiging hadlang ang distansya sa aming pagmamahalan. Kaya kahit mahirap na medyo nalayo na si Carol sa akin, ay kumapit pa rin ako sa kanya. Ang pag-uwi na yon ni Carol ang naging dahilan para hindi ko siya maipakilala sa family ko. Walang kahit na sino sa kapamilya ko ang nakakita kay Carol ng personal, Papa Dudut. Dumating na ang araw ng pag-alis ko papunta ng Dubai at hindi na kami nagkaroon ng pagkakataon ni Carol na makapagkita, pero nakapag-usap kami sa cellphone. At nangako naman kami sa isa't isa na hindi kami maghihiwalay. Nangako kami na hinding-hindi namin ipagpapalit ang isa't isa sa kahit na sino. Ang buong pamilya ko ang naghatid sa akin sa airport. Nang time na yon ay wala silang kaalam-alam na meron akong girlfriend. Bala ko kasi na pag-uwi ko na lamang ipakilala si Carol sa kanila, tapos doon na rin ako magpo-propose sa kanya ng kasal. 2 taon lang naman ang kontrata ko at para sa akin ay mabilis lamang ang 2 taon. Sa mga unang buwan ko sa ibang bansa ay okay pa kami ni Carol. Kahit na minsan ay 3 beses sa isang linggo lamang kaming nakakapag-usap, ay wala namang kaming nagiging problema. Kahit na nahihirapan ako kasi magkalayo kami, ay hindi ko yon sinabi kay Carol dahil baka panghinaan siya ng loob. Palagi kong ipinaparamdam sa kanya na miss ko na siya at excited na akong makauwi. Nagsimula na rin ako mag-ipon ng pera para makapagpatayo na ako ng sarili kong bahay. Pero kung dati ay pangarap ko lang yon para sa aking sarili, nang time na yon ay para na sa aming 2 ni Carol yon. Hindi ko sinabi kay Carol ang ginagawa ko na pag-iipon para sa bahay namin dahil gusto ko siyang isurprise. Kapag nakauwi na ako ay saka gusto ko rin nakasama siya sa pagpili kung saan namin itatayo ang aming love nest. Akala ko ay matatag ang pagmamahalan namin ni Carol. Pero sinubok talaga kami ng tadhana, Papa Dudut. Wala namang naging third party, pero dumating na ang mga araw na sobrang busy ko na sa trabaho at ganun din si Carol. Nagtrabaho na rin kasi siya sa lugar nila. May mga linggo na lumipas na hindi na kami nagkakausap. Hanggang isang araw ay napansin ko na nanlamig na si Carol sa akin. Tinanong ko siya kung kaya pa ba niya ang sitwasyon namin at inamin niya sa akin na nahihirapan na siya. Gusto mo bang umuwi na ako para magkasama na tayong 2? Tanong ko kay Carol habang magkausap kami sa cellphone. Ano bang sinasabi mo? Ayokong ako ang maging dahilan ng biglaan mong pag-uwi. Tapusin mo ang kontrata mo at sayang, ang sabi ni Carol. Sigurado ka ba? Pwede naman akong umuwi kung nahihirapan kang magkalayo tayo, wika ko. Huwag mong gagawin yan. Isipin mo ang hirap mo noong nag-aasikaso ka. Huwag mong sayangin ang lahat ng yon, Franc, tugon pa ni Carol. Nagpatuloy ako sa pagtatrabaho sa ibang bansa, Papa Dudut. Napansin ko na sa tuwing magkausap kami ni Carol sa cellphone ay palagi niyang idinadaing sa akin na nahihirapan na siya sa pagiging magkalayo namin. Ang gusto niya kasi ay yung boyfriend na nakakasama at nakikita niya ng personal. Yung kapag meron siyang problema ay madali siyang mapupuntahan para i-comfort. Pakiramdam ko ng time na yon ay wala akong kwentang boyfriend kay Carol kasi wala ako sa tabi niya sa tuwing kailangan niya ako. Ayaw ko rin na maging reason ng paghihirap ni Carol, kaya isang desisyon ang binitawan ko. Nakipag-iwalay na ako kay Carol kahit labag yon sa aking kalooban.
Sinabi ko sa kanya ang aking dahilan at tinanggap niya ang pakikipag-break ko nang umiiyak siya. Nangako ko kay Carol na magbabalik ako ng Pilipinas at liligawan ko ulit siya. Ang sabi naman ni Carol, sana sa oras na yon ay pwede pa kami. Doon na naputol ang communication namin ni Carol. Sinubukan ko siyang kontakin sa number niya pero hindi ko na siya nakontak pa. Inala ko ay nagbago siya ng number after ng breakup naming dalawa. Sobra kong pinagsisihan ang pakikipag-break ko kay Carol. Kung pwede ko nga lang na ibalik ang oras ay ginawa ko na para hindi ko na sana yon ginawa pa. Sobrang lungkot ko noon, Papa Dudut. Sobrang sakit para sa akin ang ginawa ko na yon. Sising-sisi ako kung bakit ko pinakawalan si Carol gayong mahal na mahal ko siya. Pero nang napansin kong napapabayaan ko na ang aking trabaho, ay doon ako nagising. Nag-focus ako sa aking trabaho para kahit papaano ay makalimutan ko ang pinagdaanan ko. Naging madalas ang pagsama ko sa aking mga katrabaho sa tuwing lumalabas sila para mamasyal. Ayoko kasi na mag-isa dahil tuwing ganon ay naiisip ko si Carol at mas lalo lamang akong nalulungkot. Sinubukan ko rin ang makipaglandian sa mga kababayan natin sa Dubai pero nakukonsensya lamang ako kasi pakaramdam ko ay nagtataksil ako kay Carol kahit na hindi na kami. Pagkatapos ng 2 taon ay nag-extend pa ako ng 2 pang taon. Naisip ko kasi na walang saysayang pag-uwi ko sa Pilipinas nang ganon kaaga kasi wala na kami ni Carol. Wala na yung dahilan ko kung bakit gusto na kaagad makauwi dati. Pero ipinagpatuloy ko ang pagbili ng lupa para sa bahay ko na ipapatayo ko kapag nakauwi na ako, Papa Dudut. Habang nasa Dubai ako ay umalis din ang panganay naming kapatid at sa Israel naman siya nagpunta upang magtrabaho din. Kaya ang natira na lamang sa bahay ay si Papa at ang pangalawa kong kapatid na si Francis. Matanda si Kuya sa akin ng 3 taon, sa kanya ako mas close kesa sa panganay naming kapatid. Kaming 2 kasi ang palaging magkalaro noong bata pa kami habang yung panganay namin ay nag-aaral at doon siya nakafocus. Partner in crime kami ni Kuya Francis pagdating sa mga kalokohan noong kabataan namin. Nasa Dubai din ako noong sinabi sa akin ni Kuya Francis na ikakasal na siya sa girlfriend niya. 6 months pa lang ang relasyon nila nang sabihin niya sa akin ang pagpapakasal nila, Papa Dudut. Yun pala ay nabuntis niyang babae at ang gusto ng pamilya ng girlfriend niya ay magpakasal na sila habang hindi pa lumalaki ang tiyan ng babae. Nang sabihin ni Kuya Francis na Carol ang pangalan na mapapangasawa niya ay bigla akong kinabahan, Papa Dudut. Ang naisip ko kasi ay baka si Carol din yon na ex-girlfriend ko. Pero inalis ko yon sa isipan ko kasi marami namang babae ang may ganon na pangalan at nagkataon lang ang lahat. Medyo nalungkot ako kasi wala ako sa araw ng kasal ni Kuya Francis. Naiintindihan naman niya ako kasi hindi ako basta-basta makakauwi lalo na't biglaan ang naging kasal ng kapatid ko. Kung hindi sana yon biglaan ay makakapagpaalam ako ng maayos at baka payagan pa ako makauwi kahit 1 week. Inintay ko na lamang sa social media ng kapatid ko ang wedding pictures nila at sobrang excited akong makita kung gaano siya kasaya na finally ay kinasal na siya, Papa Dudut. Habang ikinikwento niya kasi yung babaeng asawa na niya, ay ramdam ko na in love siya rito. Sinabi rin naman ni Kuya na mahal siya ng babaeng yon. 3 days nang lumipas simula ng maikasal ang kapatid ko pero wala pa rin siyang ina-upload na pictures nila noong kasal. Kaya ako nang nangulit sa kanya na mag-upload na. Sa araw din na kinulit ko si Kuya Francis ay nag-upload na siya. At para kong tinamaan ng bomba ng malamang ko na ang napangasawa ni Kuya Francis ay walang iba kundi si Carol na naging girlfriend ko dati. Sobrang sakit ng katotohanan na sumampal sa akin, Papa Dudut. Pakaramdam ko ay nasa teleserye ako kasi sa ganon ko lamang napapanood ang mga ganong klase ng eksena.
Tama pala talaga ang hinala ko na si Carol ang Carol na sinabi noon ng kapatid ko na nabuntis niya. Hindi ko muna sinabi sa kapatid ko ang aking natuklasan. Ayokong sabihin yon sa kanya sa cellphone dahil ang mga ganong bagay ay sa personal dapat na sinasabi. Natapos na ang pangalawang kontrata ko sa Dubai at umuwi na ako ng Pilipinas. Kinakabahan ako. Kasi alam ko na sa bahay namin nakatira si Carol. Ayaw kasi ni Papa na mag-iba ng bahay ang dalawa dahil wala na itong makakasama at naiintindihan namin siya sa bagay na yon, Papa Dudut. Kung meron lang talaga akong ibang bahay na mauwian ang time na yon ay hindi ako uuwi sa bahay namin dahil alam kong magkakaharap kami ni Carol. Ayaw ko na magrenta ng apartment para doon muna ako habang ginagawa pa ang bahay ko kasi umuwi nga ako para makasama ang pamilya ko. Kaya ang choice ko na lamang din talaga ay ang tumira sa bahay ng parents ko. Saka sa totoo lang ay gusto ko rin na makita si Carol dahil matagal na panahon ko nang siyang hindi nakikita. Aaminin ko na mahal ko pa rin siya. Kahit nakipaghiwalay ako sa kanya at hindi na ako nag-i-effort na makipag-communicate sa kanya, ay mahal ko pa rin talaga si Carol. Parang nadurog ang puso ko nang malaman kong asawa na pala si Carol ng kapatid ko. Hindi ko alam kung alam ba ni Carol na kapatid ko si Kuya Francis nang naging sila. Pero habang nasa biyahe na ako pa uwi sa aming bahay ay alam kong alam na niya dahil meron akong pictures sa bahay. Wala rin akong ideya kung sinabi ba niya sa kapatid ko na mag-ex kaming dalawa. Kaya mas naging doble ang kaba ko ng sandaling yon, Papa Dudut. Pagdating ko sa bahay ay na-surprise silang lahat at sinadya ko kasi na hindi ipaalam sa kanila ang eksaktong date ng pag-uwi ko. Wala doon si Carol, tanging si Kuya Francis at Papa lamang ang sumalubong sa akin. Hindi namin napigilang magkaiyakan na tatlo kasi sobrang tagal naming hindi nakita. Hindi ko kasi ginamit ang bakasyon ko kada taon dahil sa ayokong umuwi ng Pilipinas kasi iniisip ko dati na baka hindi ko mapigilan ang sarili kong puntahan si Carol sa lugar nila. Ayaw kasi ng time na yon na magkabalikan kami tapos aalis ulit ako. LDR ulit. Tapos ay mahihirapan na naman kaming dalawa. Nasaan pala ang misis mo, kuya? Hindi ko yata nakikita. Tanong ko sa kapatid ko habang kumakain kami ng hapunan sa bahay. Nasa trabaho pa. Ang sipag nga nun eh. Ang sabi ko nga mag-leave na siya o kaya ay mag-resign na kasi medyo malaki na ang tiyan niya. Sagot ni Kuya Francis habang nakangiti. Sa paraan ng pagsagot ni Kuya nang tanungin ko si Carol sa kanya ay naisip ko na hindi pa niya alam na merong kaming nakaraan ng asawa niya. Dahil sa naninibago pa ako sa oras sa Pilipinas ay hindi ako nakatulog agad sa unang gabi ko sa aming bahay. Simula nang bumalik ako. Nasa sala lamang ako at nanonood ng TV. Pinilit kong antukin siguro ay 11 na yon ang gabi nang marinig ko ang pagbukas ng gate. Si Carol ang unang pumasok sa utak ko kasi sabi ni Kuya Francis ay gabing-gabi nang nakakauwi ang asawa niya. Ako na lang ang gising sa bahay ng time na yon at ang una kong naisip ay tumakbo papunta sa kwarto ko para hindi ako makita ni Carol. Ewan ko ba, bigla ako nagkaroon ng hiya na magpakita kaagad sa ex-girlfriend ko. Tatayo pa lamang ako nang bumukas na ang pinto at pumasok si Carol. Parehas kaming natigilan at nagulat nang nakita namin ang isa't isa. Napansin ko na mas gumanda si Carol. Noon kasi ay medyo payat siya. Nang nagkita ulit kami ay medyo nagkalaman siya at bagay pala ang ganoon sa kanya. Nandito ka na pala? Casual na sabi ni Carol. Welcome home. Dugtong pa niya. Salamat, nahihiya kong sabi. Yun lang ang naging palitan namin ng salita dahil umakyat na si Carol sa kwarto nila ni Kuya Francis. Ako naman ay napakabilis ng tibok ng puso. Gusto ko pa sana siyang kausapin ng mas matagal at tanungin ang mga tanong na gumugulo sa utak ko pero pinigilan ko ang sarili ko. Pero nang nakita ko ulit si Carol ay doon ko napatunayang mahal na mahal ko pa rin siya, Papa Dudut. Gusto ko siyang yakapin at halikan. Pero hindi na po pwede. Mali na
Asawa na siya ng kapatid ko at hindi ko rin alam kung tama ba ako sa nakita ko sa mata niya na parang sobra niya akong namis. At parang parehas pa rin kami ng nararamdaman sa isa't isa. Kinabukasan ay weekend na kaya lahat kami ay nasa bahay. Buong araw akong tulog dahil umaga na ako nakaramdam ng antok. Paggabi na nang ako ay nagising at naabutan ko si Carol na nagluluto sa kusina. Ipinagmalaki sa akin ni Kuya Francis na kahit na hindi pa sila ganong katagal, nang asawa niya na magpakasal sila ay hindi siya nagsisisi. Wife material daw talaga kasi si Carol. Mabait at maalaga. Bukod pa doon ay magaling itong magluto. Fan na fan nga raw ang tatay namin ng mga luto ni Carol at naniniwala si Kuya na magiging fan din ako ni Carol kapag natikman ko ang mga luto nito. Nakaramdam ako ng inggit kay Kuya Francis dahil noong kami pa ni Carol ay hindi ko na experience na ipagluto niya. Kaya wala akong kalamalam na mahusay pala sa kusina si Carol. Napatunayan naman ni Kuya Francis ang sinabi niya nang magkapuna na kami. Masarap nga talaga magluto si Carol at mas lalo ko patuloy siyang minahal ng dahil doon. Sinanay ko muna ang sarili ko sa oras ng Pilipinas bago ako nag-aya kay na Papa na magbakasyon naman sa isang beach resort dahil matagal din akong hindi nakapasyal sa magagandang beach sa ating bansa. Sa Leyte kami nagpunta at kasama rin namin sina Kuya Francis at Carol. Alam ko na magiging awkward yon para sa akin pero hindi na lamang ako nagsalita, Papa Dudut. Okay naman ang unang araw namin sa isang kilalang beach resort sa Leyte. Habang nag-aalmusal kami ay nagkaroon kami ng pagkakataon ni Carol na makapag-usap ng kaming dalawa lamang. Nagpasama kasi si Papa kay Kuya Francis na maglakad-lakad sa beach. Si Carol naman ay hindi sumama dahil ayaw niyang mainitan. Saka hindi pa rin siya tapos kumain. Kaming dalawa ang naiwan sa aming table. Nagkamustahan muna kami ni Carol at medyo nagkakahiyaan pa kami hanggang sa magkaroon ako ng lakas ng loob na itanong ang isa sa mga tanong na nasa isipan ko. Bakit hindi mo sinabi kay Kuya na mag-ex tayong dalawa? Tanong ko kay Carol. E ikaw, bakit hindi mo rin sinabi sa kanya? Para naghahamon na pagbalik niya ng tanong sa akin. Okay, sasagutin ko ang tanong mo pero sagutin mo rin ang sa akin pagkatapos. Hindi ko sinabi kasi nalaman kung hindi mo rin sinabi. Ayokong sa akin manggaling na meron tayong nakaraan. Malay ko ba kung wala kang balak na sabihin kay Kuya tapos bigla kong sinabi sa kanya? Nag-gets mo naman siguro ang point ko, hindi ba? Ikaw, bakit hindi mo sinabi? Dahil naisip ko na hindi naman na kailangan. Wala naman silang alam sa past natin, sa kaparasan pa. At gusto ko rin na ipalam sa iyo na hindi ko pinakasalan ang kapatid mo para gantihan ka. Walang ganon, Franc, ang sabi ni Carol. Hindi ko iniisip yon na gumaganti ka sa akin. Pero alam mo ba na magkapatid kami na nagkakilala kayo? Tanong ko. Umiling si Carol. Nung una sa totoo lang ay hindi. Nalaman ko na lang ng kami na at mahal ko na si Francis. Paano pa ako makakatras, hindi ba? Mahal ko na yung tao sa kabuntis na ako sa baby namin. Tugon pa ni Carol. Kahit mahinahon ang pagsasalita naming dalawa ni Carol ay may tensyon akong nararamdaman. Parang ng sandaling yon ay gusto kong manumbat kung bakit hindi ako hinintay ni Carol. Oo, nakipag-break ako sa kanya pero yon ay dahil palagi niyang sinasabi na nahihirapan na siya sa pagiging LDR namin. Pinakawalan ko siya para hindi na siya mahirapan. Natigil kami ni Carol sa pag-uusap nang bumalik na sina Kuya Francis at Papa. Biniro pa nga kami ni Kuya na mukhang napapasarap ang pag-uusap namin ni Carol. Ang sabi ko ay nagpapaturo ako sa misis niya kung paano magluto para kapag meron na akong liligawan na babae ay magpapa-impress ako. Tiningnan ko ang reaksyon ni Carol sa sinabi ko pero wala akong nakitang pagsiselo sa kanya. Tatlong araw lang ang itinagal ng bakasyon na yon. Nasikaso ko na rin ang bahay na
ipinapatayo ko ng time na yon, Papa Dudut. Doon na lang ako nag-focus para hindi ako palaging nasa bahay at nakikita ang paglalambingan ni Kuya Francis at Carol. Nagsiselos ako pero hindi naman ako galit sa kanila. Normal sa mag-asawa ang maging sweet lalo na at bagong kasal pa lamang. Kaya ako na lamang ang nag-adjust. Hanggat maaari ay umiiwas ako kay Carol kahit na marami pa rin akong tanong na gusto kong itanong sa kanya. Ay pinigilan ko ang sarili kong kausapin siya tungkol doon. Saka hindi na rin kami nagkaroon pa ng chance na magkausap ng kami lang. Nasa kalahati na sa paggawa ang bahay ko ng mahintuyon sa construction. Hindi dahil sa wala na akong budget kundi dahil sa pagpasok ng pandemic. Pati ang negosyo kong maliit na restaurant ay pansamantala kong sinarado ng panahon na yon, Papa Dudut. At dahil sa halos lahat ng tao ay nanatili sa bahay sa mga unang buwan ng pandemya, ay naging parang torture yon sa akin dahil araw-araw ko nang nakikita sina Kuya Francis at Carol. Hindi naman ako pwedeng lumabas palagi kasi sobrang higpit ng mga tanod na nasa labas. Sa kasagsagan na rin ng pandemic ng anak si Carol, baby girl, ang first baby nila ni Kuya Francis. "Tol, ninong ka ng anak namin ni Carol ha?" ang sabi sa akin ni Kuya Francis nang maiuwi na niya ang kanyang mag-ina sa bahay mula sa ospital. "Oo naman kuya, magtatampo ko kung hindi mo ako kukunin na ninong," sagot ko kahit na kumikirot ang puso ko. "E ano palang masasabi mo sa misis ko? Napakabait niya, hindi ba?" nakangiting tanong ni kuya. "Oo kuya, sobrang bait ni Carol. Saka nakikita ko kung gaano kanya kamahal. Napakaswerte mo sa kanya kuya. Bihira ang babaeng kagaya ni Carol. Ang galing mo talagang pumili ng babae." Pinapi ko sa braso si Kuya Francis. "Aba, dapat lang na magaling tayong pumili ng babae. Mana tayong lahat kay Papa. Nakita mo na si Mama ang pinili ni Papa. Ang swerte kaya ni Papa kay Mama. Kaya dapat ang hanapin mong mapapangasawa ay kagaya ni Carol para wala kang sakit ng ulo. Marami magagandang babae pero bihira yung mabuti at totoo ang love para sa iyo." Payo ni Kuya sa akin. "Hayaan mo kuya, kapag nakilala ko na ang babaeng mamahalin ko ay ipapakilala ko kaagad sa iyo para makilatis mo kung kagaya ba siya ni Carol," ang turan ko. Sa loob ko ay gusto kong sabihin kay kuya na nakahanap na ako noon ng kagaya ni Carol at si Carol mismo yon. Pero pinakawalan ko kasi nahirapan na siya sa sitwasyon naming dalawa. Hindi ko alam kung normal ba na sa tuwing nag-uusap kami ni kuya ng tungkol kay Carol ay parang nakokonsensya ako kasi hanggang sa time na yon ay mahal ko pa rin ang babaeng na pangasawa niya. Ayaw ko namang sabihin kay Kuya Francis ang nakaraan namin ng asawa niya dahil nang huli kaming mag-usap ni Carol ay sinabi niya sa akin na huwag naming sabihin kay Kuya Francis dahil wala nang point para malaman pa nito. Saka hindi naman daw yon makakatulong sa pagsasama nilang mag-asawa. Kaya huwag na lamang. Umagree ako sa sinabi niyo ni Carol dahil hindi ko alam kung anong iisipin ng kapatid ko kapag noon lang namin sinabi sa kanya. Baka magalit pa siya sa amin ni Carol at baka tanungin pa niya kami kung bakit hindi kaagad namin sinabi. Sa kakampante rin ako na hindi yon malalaman ni Kuya Francis. Nang medyo lumuwag na ang lockdown ay nagpatuloy na ulit ang construction ng bahay ko. Ilang buwan din na araw-araw kong nakikita si Carol sa bahay namin kaya nang naging madalas ako sa pinapagawa kong bahay ay nami-miss ko siya. Alam kong mali na may nararamdaman pa ako noon sa kanya pero hindi ko kasi kayang pigilan ang aking puso, Papa Dudut. Lalo na't ang dami ko pang tanong at sobra kong nangihinayang sa nangyari sa aming dalawa. Dumating na ako sa point na gusto ko nang mawala ang pagmamahal ko para kay Carol. Kaya naman sinubukan ko makipag-date. Gumamit ako ng dating app at doon ay nakilala ko si Jessa. Maganda siya at independent. Siya yung tipo ng babae na hindi ka mahihiyang ipakilala sa family and friends mo. Kaya naman habang nagde-date pa lamang kami ay dinala ko na siya sa bahay para makilala siya ni na Papa at kuya ko. At pati na rin ni Carol.
Sa bahay, nag-dinner si Jessa at hindi ko alam kung bakit ko naisipang gamitin si Jessa para malaman ko kung may nararamdaman pa si Carol sa akin. Naging sobrang sweet ako kay Jessa, Papa Dudut. Pinagsilbihan ko siya ng husto habang kumakain kami at naging touchy ako sa kanya. Pasimple kong tinitingnan si Carol at napansin ko na parang masama ang timpla niya. Kahit na hindi pa siya tapos kumain, ay nagpaalam na siya na pupunta na sa taas dahil baka raw nagugutom na ang baby nila ni Kuya Francis. After ng dinner ay inihatid ko na si Jessa sa bahay nila. Nakonsensya ko kasi alam ko sa sarili ko na ginamit ko siya nang wala siyang kaalam-alam para sa pansarili kong interes. Doon ko rin na-realize na hindi ako nakikipag-date para kalimutan ang feelings ko kay Carol kundi para pagsilosin siya. Pero dahil sa nagugustuhan ko na si Jessa ay pinagpatuloy ko pa rin ang pakikipag-date sa kanya. Nagbabaka sakali ako na baka tuluyan ko na siyang mahalin at makalimot na ako sa pagmamahal ko para sa asawa ng aking kapatid. Ngunit totoo nga yata na habang pinipigilan mo ang iyong totoong nararamdaman, ay mas lalo itong umaalagwa. Dahil ako naman ang sobrang nagselo sa sweetness ni na Kuya Francis at Carol. Palagi kasing inaalagaan ng kapatid ko si Carol dahil sa nanganak ito. Minsan nga ay naiisip ko na parang sinasadya ni Carol na pagsilosin ako. Kasi kapag nasa bahay ako ay sumasakto palagi na sobrang sweet nilang dalawa. Hanggang isang araw ay naabutan ko si Carol na mag-isang nagbemeryenda sa kusina. Nasa labas ng bahay noon sina Kuya Francis at Papa kasama ang baby. May tanong ako sa iyo, Carol. Pinagsiselos mo ba ako? Diretsyong tanong ko sa kanya. Muntik nang maibuga ni Carol ang kinakain niya. Natawa pa siya na parang nangiinsulto. Ano bang mga pinagsasabi mo, Franc? Bakit kita pagseselosin? Feeling mo ba ay may gusto pa rin ako sa iyo hanggang ngayon? Kaya mo yan naitanong, naiiling na tanong ni Carol. Wala lang. Napapansin ko kasi na kapag nasa harapan ninyo ako ni Kuya Franc ay nagiging sweet ka bigla sa kanya. Ang sabi ko. For your information, kahit wala ka sa harapan ko ay sweet ako kay Francis. Huwag kang assuming dyan. Saka normal lang na magiging sweet ako sa kanya kasi asawa ko ang kuya mo. Kaya kung ano man yun tumatakbo sa utak mo ay alisin mo. Hindi magandang kapag nalaman ng kapatid mo yan. Seryosong sabi sa akin ni Carol. Kahit itinanggi ni Carol ang hinala ko ay hindi pa rin ako naniwala sa kanya, Papa Dudut. Malakas talaga ang pakiramdam ko ng time na yon na pinagsiselos niya ako. Kaya naisip ko na baka mahal pa rin ako ni Carol. Napilitan ka lang bang magpakasal kay kuya kasi naabuntis ka niya? Tanong ko kay Carol. Mahal ko si Francis kaya ako siya pinakasalan. Ibinigay ko ang sarili ko sa kanya kasi mahal ko siya. Ano pa ba ang gusto mong malaman? Tila naghahamon na sambit ni Carol. Tumigil na ako sa pagtatanong kay Carol, Papa Dudut. Na-realize ko kasi na lumampas na ako masyado, Papa Dudut, at hindi ko na napigilan pa ang salitang lumabas sa bibig ko. Naramdaman ko na rin kasi na napiko na si Carol sa itinanong kong huli sa kanya. Simula ng araw na yon ay napansin ko na iniwasan na ako ni Carol. Kahit magkakasama kaming kumakain sa isang hapagkainan ay hindi na niya ako kinakausap. Para bang hangin na lamang ako sa kanya na hindi niya nakikita. Tanging sina Papa at Kuya Francis lang ang kinakausap at pinapansin niya sa bahay. Dati kasi ay pinapansin at kinakausap niya ako kahit papaano. Para na rin hindi makahalata si Kuya Francis. Pero after ng huling pag-uusap namin ay dinedma na niya ako ng tuluyan. Masakit para sa akin ang ginawang yun ni Carol, Papa Dudut. Alam ko naman na asawa siya ng kapatid ko at hindi na kami pwede pero yun talaga ang nararamdaman ko ng panahon na yon. At para sa akin ay normal lang na masaktan ako. Lalo na at mahal na mahal ko pa si Carol ng time na yon, Papa Dudut.
Hindi ko na rin tinuloy ang pakikipag-date kay Jessa kasi na-realize ko na maling gumamit ako ng tao para lamang pagselosin si Carol. Ang ginawa ko na lamang ay palagi akong lumalabas at sumasama sa mga kaibigan ko. Wala namang napansin doon si na Papa dahil ang akala nila ay bumabawi lamang ako sa mga kaibigan ko kasi matagal akong nawala sa Pilipinas. Pero ang hindi nila alam ay ginagawa ko yun para iwasan ko si Carol. Pakiramdam ko kasi kapag palagi ko siyang nakikita ay mas tumitindi lalo ang pagmamahal ko para sa kanya. Isang araw ay bigla akong kinausap ni Kuya Francis tungkol sa napapansin niya na hindi namin pag-uusap ni Carol. Dahil sa malapit kaming dalawa, sa kanya ay hindi niya raw yon maiwasan na mapansin. Tinanong ako ni Kuya kung meron ba kaming hindi pagkakaintindihan ng asawa niya. Sinabi ko na wala. Sadyang busy lang talaga ako sa ipinapatayo kong bahay at medyo minamadali ko na rin at baka maging mahigpit na naman ang lockdown. Ang sabi ko pa ay hindi lang naman si Carol ang hindi ko nakakausap, kundi pati na silang dalawa ni Papa. Hindi ko alam kung naniwala ba si Kuya sa dahilan kong yon, pero hindi na siya nagtanong pa sa akin tungkol sa bagay na yon, Papa Dudut. Alam ng Diyos kung gaano katindi ang effort ko para mawala na ang pagmamahal ko para kay Carol. Gusto ko nang mawala yon dahil nahihirapan ako. Natatakot na ako ng time na yon na baka hindi ko na makontrol ang emosyon ko at kung ano na ang magawa ko. Isang gabi nagpunta ako sa birthday ng kaibigan ko sa bahay nila. Inuman at inabot na kami ng madaling araw bago kami natapos. Nawala na sa isipan ko na may kakausapin nga pala akong supplier ng isang materyales na kailangan sa bahay ko. At maaga kaming mag-uusap. Sandali lang akong natulog sa bahay ng kaibigan ko at umalis ako sa kanya ng alas 4 ng madaling araw. Pagdating ko sa bahay ay naabutan ko si Carol na nasa kusina at nagluluto ng almusal. Nakalimutan ko rin na maaga nga pala siyang gumising para ipagluto kami ng breakfast. Nasing pa rin ako ng oras na yon, Papa Dudut, kaya medyo nawalan ako ng kontrol sa aking sarili. Nilapitan ko si Carol at napansin niyang lasing ako ay sinabi niya sa akin na dumiretso na lamang ako sa kwarto at matulog. Pero hindi ko siya sinunod. Bakit ka to susundin? Hindi naman kita asawa. Nakangisi ko pang sabi kay Carol. Malakas ko yung nasabi. Franc, ang lakas ng boses mo. Baka may makarinig sa'yo. Nanlalaki ang mga mata na saway ni Carol sa akin. Walang masama sa mga sinabi ko. Ang masama ay yung hindi mo ko hinintay. Ang dami mong reklamo dati na nahihirapan ka pero hindi mo ba naisip na nahihirapan din ako sa Dubai? Pero sinabi ko ba sa iyo na nahihirapan ako? Hindi, di ba? Kasi gusto ko na ako ang pagkunan mo ng lakas. Carol, alam mo ba na hanggang ngayon ay mahal pa rin kita? Tuluyan na akong umiyak at sa tindi ng emosyon na nararamdaman ko ng time na yon ay niyakap ko ng mahigpit si Carol. Nagpumigla siya kasi ayaw ko siyang pakawalan. Napasigaw pa si Carol dang subukan ko siyang halikan. Dahil sa sigaw na yon ni Carol ay nagising na sina Papa at Kuya Francis. Nagkagulo sa bahay at hinila ako ni Kuya palayo sa asawa niya at sinuntok niya ako ng malakas sa muka. Sa sobrang kalasingan ko ay nakatulog ako sa suntok na yon ng kapatid ko. Nang magising ako ay sobrang sakit ng ulo ko at ng mukha ko. Nang naalala ko ang nangyari ay nahiya na akong lumabas ng kwarto. Kahit nagugutom na ako ay hindi talaga ako lumabas, Papa Dudut. Ang ginawa ko na lang ay tinawagan ko ang kakausapin ko sana ng supplier at sinabi ko na bukas na lamang kaming mag-usap. 3 PM na pero nasa loob pa rin ako ng kwarto. Nahihiya kasi talaga akong makaharap ang kahit na sino na tao na kasama ko sa bahay. Lalong lalo na si Kuya Francis. Hanggang sa may kumatok sa kwarto ko. Akala ko ay si Papa pero nang buksan ko ay si Kuya Francis pala. Pumasok siya dahil mag-uusap daw kami. Agad akong humingi ng sorry sa kanya sa nagawa ko sa kanyang asawa. Nag-sorry din siya sa akin kasi nasuntok niya ako. Dala lamang daw yon ang kagustuhan niyang protektahan si Carol. Sinabi na sa akin ni Carol ang katotohanan. Naging kayo pala dati. Sinabi niya rin ang dahilan ninyong dalawa kung bakit hindi ninyo sinabi sa akin. At naiintindihan ko kayo, tol.
Pero sana hindi mo na pinaabot sa ginawa mo kanina. Mahinahon at puno ng pag-unawa na sabi ni Kuya Francis. Mas lalo ko na konsensya kasi imbis na magalit siya sa akin ay inunawa pa niya ako. Inamin ko sa kapatid ko na kaya ko yung nagawa ay dahil mahal ko pa rin si Carol at aminado ako na hindi tama dahil asawa na ito ni Kuya. Sabi sa akin ni Kuya ay naunawaan niya ako pero sinabi pala ni Carol sa kanya na wala na itong pagmamahal para sa akin dahil si Kuya na ang mahal ni Francis. Nagbabalak daw na umuwi muna si Carol sa probinsya dahil sa mga nangyari. Hindi na yung kailangan gawin, Kuya. Ako na lang ang aalis. Maghahanap na lang ako ng malapit na apartment doon sa pinapagawa kong bahay. Napakalaking perwisyo na nang nagawa ko kaya ako na lang ang mag-a-adjust turan ko. Hinayaan na lamang ako ni Kuya sa desisyon kong yon. Pagkatapos ng isang linggo ay lumipat na ako sa nahanap kong apartment. Naisip ko na dapat ay dati ko pa yung ginawa para nakaiwas na ako sa ganong gulo. Nakakalungkot tuloy na nagkaroon ng lamat ang pagiging magkapatid namin ni Kuya Francis. Ngayon ay natapos na ang bahay ko at doon ako nakatira. Alam ko na dati ay pinapangarap ko na magkaroon ng bahay para sa amin ni Carol. Pero dahil sa hindi pala siya ang nakalaan para sa akin, ay nag-iba na ang pangarap ko. Ilalaan ko ang bahay ko para sa babaeng susunod kong mamahalin at para sa mga magiging anak namin. Hindi ako magiging ipokrito. Hanggang kasalukuyan ay may nararamdaman pa rin ako para kay Carol. Pero hindi na kasing tindi ng dati. Unti-unti ko na yung pinapatay dahil yon ang nararapat at tama kong gawin. Hindi ko na dapat pang ipilit ang hindi na pupwede. Medyo nahirapan man ako sa pag-move on ay naniniwala pa rin ako na makaka-move on din ako sa tamang panahon. At ginawa ko ay nilibang ko na lamang ang sarili ko sa aking business at sa iba pang mga hobby. Ito na lamang pala ang aking kwento, Papa Dudut. Maraming salamat kasi hinayaan mo akong ibahagi ang aking kwento sa iyong programa. God bless you always. Lubos na gumagalang, Franc. May mga kwento ng pag-ibig na nagtatapos dahil sa hindi talaga kayo ang nakalaan para sa isa't isa. Yan po ang tinatawag na pinagtagpo pero hindi naman nakatadhana. Ngunit sa inyong pagtatagpo ay pilit na may aral kayong matututunan. Hindi rin porket sinabing pag-ibig o pagmamahal ay palaging puso ang ating papairalin. Dapat ay ginagamit din natin ang utak para alam natin kung hanggang saan ang ating limitasyon. Kapag alam mo na hindi na pwede, ang isang pagmamahal ay huwag mo na itong ipilit dahil malaki ang chance na makapanakit ka ng ibang tao o ikaw mismo ang masaktan. Hindi man kayo nagkatuluyan ng taong minahal mo, ay palagi mong tatandaan na may nakalaan sa iyo na mas karapat dapat. Ang buhay ay mahiwaga, mahiwaga, mahiwaga. Laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problema kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.